Gusto ko lang komentuhan ito, ha? Gusto ko lang komentuhan. Kasi medyo may mga pumupuna dito na medyo sabit daw si Gayatano dito. Sabi nila, bakit pupunahin ko ito? Bakit hindi mo punahin yan? Bakit tayo mga DDS hindi pinupuna yan? Bakit si Robredo, si Grace po pag nagdadasal na naka-video? First, okay? Hindi naman kasi normal sa paniniwala nila Grace po at nila Lenny Robredo yung may camera. Okay? Ulitin ko. Isipin nyo to, ha, logic ha. Normal ba, kayong mga Katoliko, normal ba sa inyo sa ibang nasa public kayo na may dala kayong camera tapos nagdadasal kayo? Hindi normal yon. Alam natin yan. Aminin na ho natin, hindi normal yon. Diba? Pero sa mga Christian po, which is the faith of Cayetano, normal po yan. Sa totoo nga, kunwari mga Christian yung kasama. Ito, ikikwento ko lang sa inyo ha. Sasabihin ko lang sa inyo. Pagka nga mga Christian yung kasama mo, pag hindi ka nag-pray na bago kumain, medyo yung iba, hindi lahat. Yung iba may pagkapariseyo. Ano sabihin ng pariseyo? Hipokrito, ganun. May pagkapariseyo kasi practice na ho yan ng mga Christian church na bago gumawa ng isa ng something, bago kumain, magpipray. Bago mag-drive, magpipray. Gawain ho talaga yan. Ibig sabihin, ginagawa talaga yan, practice na yan ng mga Bible-believing Christian. Okay? Hindi yan abnormal. Okay? So, pag may success, nagpipray. Sa totoo lang, normal ho yan. Una yan. Pangalawa, okay? Pangalawa po, aside from that, kasi yan ho ay commandment ho ng Panginoon eh. Pray without ceasing. Ibig sabihin nun, pray without ceasing. Ibig sabihin, no, don't stop, continue praying. Okay? Continue asking for my guidance. Everything, whatever you do, you keep on praying. Bakit? At this time, nagpapasalamat sila na naipasa na nila na ayos na yung budget. Wala nang gulo, ito na yung budget. Pangatlo, consistent po si speaker dyan. Sabi ko nga sa inyo, since 2016, nung nagkakampanya kami, pag bago kami mag-meeting, magpe-pray kami nyan. After namin mag-meeting, magpe-pray kami nyan. Every time hihingi kami ng advice, at that time, magpe-pray yan. At lumuluhod talaga siya. Whether in public or in private, ginagawa niya yan. Normal na sa kanya yan. Okay, consistent po siya dyan. So, masasabi mo bang pangit yan o maganda? Depende ho, bakit? Pangatlo at pang-apat, pala pang-apat. Ang pang-apat, dapat your prayer should be consistent with your life. Which is, I think, si speaker naman, consistent eh. Consistent, isipin nyo to ha. Ulitin ko ha. Anong ginawa niya sa Congress? Kahit kalaban, kinasundo niya. Yan ho eh, isang bagay na masasabi nating sign of a true Christian. Medyo ako ay fail dyan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon eh, blessed are those who are peacemakers. Yan ay ho ang isa ho sa mga commandment. Kaya nga ho siya dyan. Alam nyo ba, pagka dyan sa ano, sobrang gustong gusto si speaker, whether opposition, whether makatae black, gustong gusto siya. Although there will be different opinion, pero in terms of liking the person, gustong gusto siya. Bakit? Peacemaker siya eh. Pag may problema, inaayos niya. Consistent siya eh. Kaya nga makikita mo, labas din yung fruits. Dung kanyang consistency. Ngayong panahon lang, sobrang taas ng ratings ng kamera. Ngayon lang yung pagkakataon na yan. Ngayon lang natin nakita na meron silang ginagawa. Ngayon lang natin nakita binangga nila oligarchs. Ngayon lang natin naramdaman na merong kamera. Ganong kalupit. Ibig sabihin, prayer and life consistent is equal to not hypocrisy. Maintindihan mo natin? Sabi ko nga eh, pwede pa siguro kung yan ang practice mo tapos bigla kang ang buhay mo, basagulero, nangahamon na suntukan. Medyo sandali, sabit. O kaya yung pa-pray-pray ka tapos ilalagay mo
ipopromote mo kabaklaan sa network mo, medyo sandali, sabit yan. O kaya, papre-break ka tapos nag-aamok ka ng rebellion sa bansa mo, medyo sabit yan. O diba? Pero since yan eh, hindi, yan o eh, consistent sa kanya, kitang-kita mo naman eh, yung life niya, ano eh, consistent. Hindi man perfect, I'm not saying perfect ha. But I'm saying it's a consistent life. So hindi mo pwede siyang ma-compare at ma-judge na pareho niya yung ibang mga politiko na nagdadasal, pinipicturan. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, even in private, ginagawa po niya yan. Ha? So yun lamang po. Marami pong salamat ngayong araw na ito at gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na always, always, okay? Remember this. Meron lang ako ipapakita sa inyong malupit ha. Ito. Papakita ko lang sa inyo pala bago tayo magtapos. Ayan. Ayan po ang story ni Jonah. Kilala niyo si Jonah? Ito po si Jonah. Okay? Eh, inutusan ng Diyos. Tingnan mo swail nito ni Jonah. Inutusan niya ng Diyos na pumunta ka sa Ninibe. Alam mo yung Ninibe. At that time, ang Ninibe po ay yung pinaka maunlad na bansa. Inutusan niya, sabi niya, ito yung before this context. Inutusan ng Panginoon to si Jonah, sabi niya, pumunta ka sa Ninibe, warningan mo sila. Warningan mo sila na magbago na sila or else my wrath would go there. Sabi niya, yung galit daw ng Diyos pupunta sa kanila. Alam mo sabi ni Ninibe, ito totoo, sabi niya, ayoko nga, bakit? We have different politics. Totoo to ha. Magkaiba kasi sila ng politika, magkaiba sila ng pananaw sa buhay. So sabi niya, ayokong pumunta dyan sa Ninibe, hayaan mo na silang basunog, hayaan mo na silang sumabit, maapoy, malunod, mamatay. Yan ang sabi ni Ninibe. Kaya nga, nagbarko siya, dito yung pupunta niya sa Ninibe, pumunta siya sa kanan. Hanggang nagkaroon ng storm, kinain siya ng malaking balyena. At dun siya sa ilalim. Akala nyo, hindi totoo yun ha. I-research nyo, posible yun. I-research nyo yan sa Google, posible na meron kaya na mag-stay ng isang tao doon sa loob ng katawan ng isang malaking isda, yung balyena. Okay? So, after nun, yung balyena, after siyang kinain, dinala siya sa Ninibe. Isipin mo yun ha. So, winarningan. Okay. Nagbago. Nagbago yung Ninibe. Ayan, taray, nagbago. Anong implication nito? Tandaan nyo lang ito, ha? Whenever God is warning us or medyo things is not going our way, ayan, yan ang lesson ko for today. When things are not going on our way, maybe God is just concerned na ayusin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Alam mo, ganyan ang naranasan ko buong araw eh ngayon. It didn't went on my way. From editing the videos, two of my videos, binigay ko sa dalawang editor ko magkaiba, parehong hindi nagawa na maayos. Yung, hindi, isa naman nagawa naman na maayos, pero may kulang, okay? Yung isa medyo late, yung isa hindi nagawa na maayos. So inayos ko, mas gumanda. Sabi ko nga, eh, mas may natutunan ako, okay? Hindi man siya naayos nung sa una, tulad dito. Ngayon ha, naayos, kanina ayaw mag-live stream. Pero alam nyo, kung meron man akong bagay na ikatutuwa, ngayon ko lang na-realize na meron talagang mga baniteros dyan tulad nila Diego Latigo, nila Anatot, nila Brandel, nila na kayo. Kayong nag-stay, nakikita mo na talagang todo pa rin yung suporta ninyo. Sabi ko nga eh, I did not just gain new subscriber. I gain new friends. Dahil sa mga karanasan na to. Sometimes God is allowing things not to go on our way for us to realize some things. God sometimes warning us to change kasi alam niya mapapahamak na tayo. So ganun ang nangyari sa Ninibe. Nagbago yung Ninibe. Pero this is the most ironic thing. Itong John 3:10 hanggang 4:2. Chapter 4 to verse 2. When God saw the people of Ninibe had put their stop to their evil ways, He had mercy on them and He canceled the destruction He had threatened.
This change of plans upset Jonah and he became furious. So Jonah complained to the Lord about it. Imagine nyo ha. Nagbago na ng isip ang Panginoon. Sabi niya, hindi ko nasisirain yung Ninibe. Aba, reaction ni Jonah. Ano? Bakit di mo nasisirain? Nakaaway ko yan. Oh, yan ang naging reaction niya. Minsan no, sa totoo lang, tayo pa ang nagiging sagabal sa pagbabago ng ibang tao. Minsan no, kahit yung mga kamag-anak natin o kaasawa natin, minsan, gusto naman nila magbago, gusto naman nila mag-ayos ng buhay nila. Inaayos naman nila buhay nila, inaayos nila, pero minsan tayo ang nagaharang na ayusin yung buhay nila. Kaya sana ho, wag ho tayo maging ganito. And yet, sa huling chapter niyan, which is we will discuss more, nagbago naman si Jonah at naayos pa rin. But the real point of the story, itong beginning of the story, God can make things possible kahit minsan parang imposible na may magbabago sa mga mahal mo sa buhay. Alam mo yun, minsan parang maayos pa kaya ito? Maayos pa kaya ito? Ito kayang kapatid ko, maayos pa? Ito kayang anak ko, maayos pa ba to? Itong asawa kong nangangalo niya, maayos pa to? Alam mo, minsan hindi naman ang problema yung asawa mo eh. Ang problema minsan, ikaw. Instead na ireklamo mo na ireklamo yung asawa mo na nambababae, bakit hindi mo kaya pagsilbihan muna at hayaan mo na Diyos magbago sa kanya? Ikaw mismo muna magbago. Before changing other people, change yourself. Then pray about it. Maybe, pag ikaw nagbago ka at nanalangin ka, babaguhin ng Diyos yung tao. Kaya lang minsan tayo yung sagabal eh. Tayo pa yung reklamador sa Diyos. Eh, kasi anak ng weteng naman tong asawa ko. Manginginom eh. Laging wala sa bahay. Eh, paano naman wala sa bahay? Ayaw. Pag uwi niya, amoy sibuyas ka. Amoy ano ka. Alam mo, kaya naman kung hindi ka amoy sibuyas, tinatalakan mo naman yung asawa mo. Pagdating pa lang sa pinto, ang galit ng God. Ninanag ka na. Alam mo ba na ayaw ng lalaki ninanag sila? Ayaw ng lalaki na dinadakdakan sila. Na, eto ha, sabi nga nila, listen to this ha, listen. Ang babae, ang ayaw niyan, eh yung, ang gustong-gusto niyan yung minamahal sila, yung kinicare sila, yan ang gusto ng babae. Okay, ayaw nila ng iba. Okay, ang gusto nila, mahalin sila, i-care sila. Ang lalaki naman, ang ayaw na ayaw nila, ay yung dinidisrespect sila. Tandaan nyo yan. Ayaw na ayaw nila na yung inaapakan mo yung ego nila. So, sa mga babae, wag na wag ninyong pinapahiya ang asawa ninyo, especially sa anak ninyo o in public. Malamang tahimik lang yan, pero nasa loob ang kulo niyan. Kaya naghahanap yan ng iba na gagalang sa kanila at mamahalin sila. Christine, salamat po. Yan o ang totoo. Minsan, kaya nga sinasabi ko sa inyo, minsan hindi naman ang problema yung iba eh. Kaya nga, ako, ang sa akin lang, huwag mo tingnan ng iba, gusto mo mabago yung iba, huwag mo tingnan sila. Ikaw magbago. Baguhin mo sarili mo. Tapos, hayaan mo ang Panginoon magbago sa kanila. Yun lang naman po yun, ha? So marami pong salamat, ha?